Hello guys, good morning. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa Walang Hanggan. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. At gusto kong mag-shoutout sa lahat na nanood sa aking last video. Shoutout to you, OFW Tips and Clips. Shoutout to you, Denbik Life, Kuala Lumpur. Your show, May Araceli TV, Lace Tale, My Name is Sin, Annalie Nabayon, Pats Abong, at maraming salamat sa lahat na nanood sa aking last video. At kung gusto nyo ma-shoutout, comment lang kayo sa aking last video. So without further ado, let's start! Dito guys ay na-flashback kay Daniel ang pangyayari noong nagtatanong siya sa kanyang lola kung kagalang-galang ba daw siya na tao. At sinabi naman ng kanyang lola Henia na oo apo, kagalang-galang ka na tao at kahit sinong tao ay proud daw sa iyo. E bakit daw siya tinapo ng kanyang mga magulang? Naisip lang niya kasi na baka hindi siya karispe-respetadong tao. At sinabi niya huwag kang mag-isip ng ganyan, sabi ni Manang Henia. At naisip din niya yung pag-usap ni Nani Marco, sabi niya na kaya niyo ba akong panindigan kahit kay Nathan? At sabi niya, kaya Daniel, dahil anak kita. At sinabi din ni Manang Henia na hinanap ka nila at ngayon nahanap ka na. At bigyan mo naman ng pagkakataon yung sarili mo na magkaroon ng buong pamilya. So dito ay dumating itong si Emily at nagtanong, anak, kung may problema ka ba? At sinabi ni Daniel dito, ma, nakapag-desisyon na ako. At yon ang kanyang desisyon ay doon na tumira kina Marco. At sinabi ni Emily dito na si Katrina ba yung rason kung bakit gusto mong tumira doon? Ma, hindi. Isa si Katrina sa rason kung bakit gusto kong tumira doon. Gusto ko kasi na makilala ng lubos ang aking ama na si Marco at mapalapit ako sa kanyang ama, sabi niya. At sinabi naman ni Emily dito na, anak, hindi mo pa ba ako sapat sa iyo? Ma, sapat na kayo sa akin. Simula pa noong hindi ko pa nalaman na kayo yung ina ko. Kaya lang, kung hindi ko pabayaang makilala si Sir Marco, ay hindi ko lubusang makilala yung aking sarili. So pumayag na si Emily dito, kaya lang natakot siya na baka kung masanay siya doon sa mga Montenegro at matanggap na siya sa mga Montenegro ay baka hindi na siya babalik doon kay Emily. Pero sinabi naman ni Daniel dito na makahit ako hindi ako makakatagal sa paglayo daw sa kanila dahil simula pa lang si Emily na talaga yung tumutulong at nabangon sa kanya at mahal na mahal din daw niya itong si Emily kaya iyak ng iyak na lang dito si Emily. So dito sa isang restaurant ay nakita sila Emily at ni Margarret dito at to deny pa din itong si Margarret na wala siyang kinalaman sa pagkidnap kay Daniel noong bata pa siya, noong baby pa siya. So deny pa rin siya dito at sinabi niya na patunayan niyo lang na anak niyo si Daniel pero hindi, wala akong kinalaman sa sinasabi niyong pagkidnap daw sa bata. Sabi naman ni Emily dito, sige, para gagawin daw niya ang matagal na niyang gustong gawin. At ano naman yon? Sabi ni Margarret, na idemanda kita ng kidnapping. At dito, natatameme itong si Margarret sa sinabi ni Emily. Pero sinabi niya dito na ang bait lang talaga ng anak kong si Daniel. At siya yung nakikiusap sa akin na huwag ituloy yung demanda. Pero sa nakikita ko, nataas noo ka pa rin bali nag-deny. Hindi niya inaamin na siya yung dahilan ng pagkawala ni Daniel, ay parang itutuloy na lang daw niya yung demanda niya. At sinabi naman ni Margarret dito, sige, wala kang ebidensya, wala kang proof. Meron akong ebidensya, si Manang Henia at si Hugo. At kung makita ko lang si Hugo, wala ka nang lulusutan. So sinabi ni Emily dito, mag-shopping ka na ng mag-shopping dahil walang mall sa loob ng bilangguan, sabay alis ni Emily. So dito guys ay kinausap ni Emily itong si Manang Henia at sinabi niya, ang kapal talaga ng mukha ng kapatid niyo kahit dahil sa harap-harapan ay wala pa rin kurap yung kanyang mata sa pagsisinungaling. At sinabi naman ni Manang Henia dito, Emily, intindihin mo na lang si Manang Henia dahil noon daw ay malaking dagok daw yung pangyayari nila noon
may sumama sa ibang babae yung kanilang ama at yun ang rason kung bakit namatay yung kanilang ina. So, natakot siya dito na iwanan siya ni Marco dahil sa iyo. So, sagot naman ni Emily dito, hindi totoo yan, Mananghenya. Dahil ang totoo, hindi talaga ako mahal ni Marco. Pinaglaruan lang niya ako. At sinabi naman ni Mananghenya na, hindi totoo yan, Emily. Nung nawala kayo ng iyong ama, ay ilang buwan kanyang hinanap, hindi siya makakain, hindi siya makatulog na maayos dahil sa paghahanap sa inyo. Kaya hindi totoong hindi ka mahal ni Marco. At dito naman tayo, kina Jane at ni Margarret. At itong si Margarret ay takot na baka ituloy yung demanda ni Emily kay Margarret. At sinabi niya, Jane, tulungan mo ako. Baka ituloy ni Emily yung demanda niya laban sa akin. Hindi ko makayanan doon sa loob ng kulungan. Tulungan mo ako. At sinabi naman ni Jane dito na baka binabluff ka lang ni Emily. Yung magagawa natin ay humanap tayo ng magaling na abogado, sabi ni Jane dito. At sinabi niya, yun lang, matutulong mo. Jane, baka meron pang ibang paraan, sabi niya dito. Ayoko talagang makulong, sabi ni Margarret. So yun lang guys ang ating last episode for today. At sana bukas abangan natin ang susunod na kabanata. And that's all guys. Thank you.